ang pagiging dominante ni Anthony Davis sa LA Lakers tapos ang pagkaka-lockdown defense ng Lakers kay Stephen Curry ay ilan lamang sa naging susi upang makuha ng Lakers ang panalo at mapayuko ang Warriors kanina. Yan ay susubukan nating malaman mga kaboltok at aalamin natin bakit at papaano ba nasilat ng Lakers ang defending champion ng Warriors ng tatlong beses na. Tara na at pag-usapan na kaagad natin yan pagkatapos lamang nito. Baka ball talk sa play na ito, makikita natin na talagang hindi pinapaporma ni Dennis Schroeder si Stephen Curry. Bantay sarado ni Schroeder si Curry dito. Ito ay yung fourth quarter na kung saan kagagaling lamang ng Lakers sa timeout. Dahil sinabi ni Darvin Ham kay Dennis Schroeder, asawahin na si Stephen Curry. Dahil nga nag-uumpisa nitong uminit sa 3-point area si Stephen Curry. Kaya naman kahit saan pumunta si Curry ay habol ng habol si Dennis Schroeder. Talagang na-lockdown niya sa depensa itong si Curry. Kahit pa dumive si Dennis Schroeder, makuha lamang ang bola ay ginagawa niya. Yan ang tinatawag na sense of urgency. Dito naman mga idol, natutulog naman ang depensa ng Warriors. Halatang pagod na si Kevon Looney. Nakatayo na lamang at hindi na inabol si Davis sa 3-point area. Nakahabol nga at late naman. Kaya lumalabas, napapabayaan nila ang mga player ng Lakers. Nakakalimutan nila na kahit si Davis ay bumibitaw sa 3. Marami pa naman ngayon sa Lakers ang tumitira na sa 3-point area. Nakalimutan na yata ng Warriors, ibang player na ang mga hinaharangan nila dahil panay ang 3-point ng Lakers kanina at pumapasok na. Dito, libreng-libre at practice shooting ang nangyari kay Anthony Davis. Baka ball talk, sadyang walang naging pantapat ang Warriors kay Davis. Masyadong maliit si Draymond Green kay Davis. Mabagal naman si Kevon Looney para kay Davis. Kaya naman, nagresulta sa pagiging dominante ni Davis. Maraming points ang nangyari at nagawa si Davis. 39 total points yan. At hindi lamang ang opensa, maging ang depensa ay napakalaking tulong ni Anthony Davis sa Lakers. Kung maalala nyo, nahirapan si Davis sa laban nila sa Minnesota dahil malaking mama din ang nagbantay kay Davis si Eiffel Tower. Pero sa Warriors, masyadong maliit para kay Davis si Draymond Green. Hindi ito naging sapat para mapabagal si Davis. Hindi rin ako nagtataka kung kaya 2 minuto lamang ibinigay kay Mo Bamba at hindi rin ibinabad si Wenyen Gabriel sa Lakers. Sandaling pahinga lamang si Davis at ibinalik na kaagad ni Darvin Ham. Dahil nga sa opensa at depensa, malaking tulong ang nagagawa ni Davis. At sa susunod na laban ng Lakers mga kaboltok sa Memphis, kung hindi mapipiit muli si Davis, may kalalagyan lalo ang Memphis lalo pat wala naman si Ja Morant. Yon mga idol, nagustuhan mo ba ang video natin for today? Kung gusto mo ng ganitong klase ng video, mag-subscribe ka na, hit the bell, select all para sa premyo ay kasama ka. Isitahin mo din ang ating Facebook page. Muli, salamat po. Ako si Jan. Ito ang Basketball Talk. Basketball Talk. Sa puso, laban ang pagalingan dito, pabilisan at diskarte.